Hello mga boss, good day. Welcome back again to my YouTube channel. Ngayong araw na ito mga boss, isturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang paraan at diskarte ng paggamit o pagbasa ng isang dip gauge o itong dip thread o itong tinatawag na burner dip gauge. So sa video na ito mga boss, matutunghayan nyo ang pinaka-basic na paraan at tamang diskarte para malaman kung paano gamitin itong ating dip gauge. So wag na nating patagalin pa and let's start! So ito yung hitsura ng ating dip gauge mga boss, no. So parehas lang to ng mga typical na burner caliper mga boss. Kagaya nitong burner natin. Yan. So sa dip gauge mga boss is ginagamit lang talaga siya para sa specific na paggamitan. Katulad ng pagkuha ng measurement sa mga diff or sa mga hollow object or sa tulad ng mga bore at saka mga tubo mga boss, no. So itong ating burner is meron tong multi-function mga boss, no, or tatlong function. Pwede sa inside, sa outside, at saka sa diff mga boss. Ito yung kanyang diff thread sa ating burner, yan. So kung marunong ka nang gumamit ng burner mga boss, is marunong ka na rin gumamit nitong ating diff gauge, kasi parehas lang sila ng pag-reading at diskarte nitong ating diff thread sa ating burner. So punta na tayo sa ating diff gauge mga boss. Yan. So ganito lang siya mga boss ang kanyang sulat dito mga boss. Yan, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, depende na yan mga boss, no, kung ilan ang maximum na sukat ng iyong dip gauge. So sa punto na to, ang dip gauge natin na ginagamit is nasa 300mm or 30cm mga boss, no. So at basic lang ang kanyang mga function mga boss. So ito yung min scale, yan. Ito ang min scale, itong may mga numero na malalaki mga boss. At kagaya ng ating burner calipers, meron din itong burner scale. Yan, ito yung mga boss, ito yung nag-slide. Yan, so meron itong mga numero 1 up to 10 lang or 1 up to 0. So ayan. So katulad na sinasabi ko kanina mga boss, pinaka primary na gamit ng ating diff gauge ay ang pagsukat ng mga diff or length ng ating diff, sa height ng ating diff o sa length ng ating hollow object or tubo mga boss, sa height ng ating tubo or sa ating mga cylinder liner. Masukat to sa lalim mga boss, no, kaya sa tinatawag na diff gauge or diff thread. So ngayon mga boss, paano ang paggamit nito is itong ating diff gauge is meron tong mm na reading mga boss, no. So meron siyang least count na 0.02 mm mga boss. So pag sinabing least count mga boss, ito yung pinakamaliit niya na kayang sukatin mga boss, no. 0.02 mm ang kaya niyang sukatin mga boss. So paano makikita ang 0.02 mm dito sa ating burner scale? So kadaguhit dyan mga boss, yan 0, meron na 0 is merong pangalawa na guhit, tapos may pangatlo na guhit, tapos may pang apat na guhit, then pang lima, then pang anim na. So pagdating ng pang anim na guhit mga boss is meron na siyang number na 1. So lahat ng reading dyan mga boss, every graduation dyan is katumbas ng 0.02 mm. Alright? So kung galing ka sa 0 mga boss at pagpunta mo sa pangalawang guhit mga boss or graduation is 0.02 na yan. So ang pangatlo na graduation mga boss galing sa 0 is 0.04 mm na yan. Then next is 0.06 mm. Then next mga boss is 0.08 mm. So and last mga boss, yung panghuli natin na guhit or itong pang-ani mga boss, no. So 1 na siya mga boss, no, or 0.10 mm. Ang diskarte nito mga boss, no, is kagaya lang ng diskarte sa paggamit ng burner. So itong ating min scale at itong ating burner scale. Itong min scale mga boss is may 0 sa itaas ito. Yan, pinakaunang guhit niya 0. Tapos ito naman ating burner scale is meron ding 0 mga boss, no, pinakaunan niyang guhit. So kailangan lang
itapat itong ating burner scale na zero mga boss. Yan. So kung saan yan matapat, yan. Katulad nito for example, ganyan. Kung dyan siya natapat mga boss, itong ating zero sa ating burner scale is dyan na tayo mag-start ng reading. So bibilang lang tayo dito sa ating min scale mga boss, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ngayon, ang zero ng ating burner scale is tumapat sa 15 na graduation ng ating min scale. So ngayon, ang reading niyan is 15 mm. Alright? So paano naman mga boss kung merong point? So ganito lang kasimple yan mga boss, no? Itong 15 mm, paano pag may point? Ganyan. So bibilang tayo ulit mga boss, no? Automatic yan mga boss na dito sa zero natin titingnan sa ating burner scale. So pagkakita natin sa zero sa ating burner scale, automatic tayo magbibilang ulit mga boss, no? Dito sa zero na side sa ating min scale, automatic yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So meron na namang 15 na guhit mga boss, no? So dito na lang tayo mag-steady sa ating 15. Hindi na tayo lalagpas sa sunod pa na graduation mga boss, no? Which is ito na ang 16. So hindi tayo nakapunta ng 16 mga boss kasi nga hindi tayo umabot sa kanyang sa tamang or sa exact na alignment niya dito sa ating burner scale na graduation. So ngayon dito lang tayo sa 15. So paano yan mga boss, no? So nung magpass siya sa 15 na graduation na guhit dito sa ating min scale, so ngayon automatic yan, maglalagay tayo ng point. Meron na tayong sagot na 15. Tapos ang point na lang hanapin natin mga boss, no? So ilan ang point niyan mga boss? So automatic maghanap tayo ng guhit dito sa ating burner scale. Yan. So hanapin natin kung alin ang guhit na may pinaka-align mga boss, no? Or pinaka-linya. So hanapin natin mga boss. So start tayo dito sa 0 sa ating burner scale. 0, 1, 2. Yan, walang nag-align dyan mga boss hanggang papunta dito sa 1. So dito naman tayo sa papuntang 2 is wala ring nag-align, di ba? So dito tayo sa papuntang 3 mga boss. Yan. So wala ring nag-align, di ba mga boss? So ngayon is papunta naman tayo sa 4. So wala ring nag-align sa 4 mga boss. Ngayon, dadako tayo dito sa number 5. So wala din nag-align sa number 5 mga boss, no? So ganyanin ko lang mga boss, ha? Yan, para mas kita mga boss, ha? So ngayon mga bosses, pupunta naman tayo sa number 5 papunta sa number 6 kung meron bang nag-align sa kanila na graduation. So ngayon kitang-kita mga bosses, meron na nag-align, di ba? So punta tayo dito sa sunod na guhit ng 5. So hindi siya nag-align or nag-align. Hindi mga boss, no. Sunod tayo ng guhit mga boss, no. Sa pangalawa, pangatlong guhit before nag-5, hindi rin nag-align. Sa pang-apat, hindi rin. Sa pang-lima, nag-align siya mga boss. So hindi siya umabot sa 6. Dito siya sa pang-lima na guhit mga boss, no. So magbilang tayo mga boss, no. Meron na tayong sagot na 5. So i-add na natin yon mga boss, no. So add natin ang diba kada graduation dito is merong 0.02 mm. So automatic yan mga boss, i-add natin 1, 2, 3, 4. So apat na guhit mga boss, no, ang nilagpasan itong 5. So ngayon yung apat na guhit is times natin sa 0.02. So meron yan sagot na 0.08 mga boss, no. So plus natin ang 0.08 sa ating 5 or itong 50 mm. So itong 50 mm mga boss is magiging 58 mm na. So meron tayong sagot dito mga boss sa reading na to na 15.58 mm. So ganyan lang kasimple mga boss, no. So ngayon mga boss is remind ko na lang sa inyo ang kada number dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 10 is automatic yan na tigti 10 ang count. So itong 1 mga boss, automatic to na 10.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So hanggang sa 100 mga boss na itong zero. So ganyan ang pag-reading niyan mga boss. So kanina kung napapansin nyo, nandito tayo sa 5. So automatic yun magiging 50. Tapos multiply na lang natin sa 4 na graduation mga boss na kung saan nag-align ng guhit. So kaya nagkaroon tayo ng 58 mm. So meron tayo sagot na 15.58 mm sa itong measurement na to. So ngayon magsuka tayo mga boss. Ganito lang to gagamitin. So to is nag-set na yan sa 0. Ganyan. So ganyan ang pag-calibrate nya. So kung saan nag-align tong itong ating main scale at itong ating burner scale dito sa heads na to mga boss. So ganyan siya. So ngayon mga boss is ganito lang ang pagsukat niyan mga boss. So kukuha tayo ng measurement dito sa ating bearing. So ganyanin mo lang siya. Ganyan. Tapos paglapit, paglapat na nito mga boss, yan. So ganyan na siya mga boss. Tapos ito ilalapat mo din siya dito mga boss. Ito ang ating burner scale. So ganyan. Tapos pagkuha mo, ganyan na ang kanyang sukat mga boss. So automatic na yan. So automatic yan ang i-reading mo mga boss. Oh. Yan. So ayaw makita mga boss, no? So automatic natin yan bibilangin mga boss. Itong sa 0 sa ating burner scale kung saan nagtapat siya dito sa ating min scale. So bilangin natin mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So itong 0 sa ating burner scale is tumapat sa ika-17 na guhit dito sa ating main scale. So ngayon mga boss is meron tayong sagot na 17 mm. Alright, so ngayon maglalagay pa ba tayo ng point or point? So hindi tayo maglalagay ng point nito mga boss kasi nga nagtatapatan sila mga boss, no? So walang kulang, walang labis na nag-align ang dalawang guhit sa ating burner scale at sa ating main scale. So maglalagay lang tayo ng point kung hindi nag-align ang dalawang guhit na to mga boss. So kung lumagpas or sumubra siya, maglalagay lang tayo ng point. Ngayon naman, sukatin natin itong ating liner mga boss, yan. So liner ng Mitsubishi mga boss, no? So ayan mga boss, susukatin naman natin itong liner ng isang Mitsubishi mga boss, no? So kung ilan ang diff or lalim or sukat niya dito mga boss, dito hanggang dito mga boss, no? So dito hanggang dito. So ganyan lang, lagay mo lang siya dito, ito na edge, lagay mo dito, tapos lulubog mo lang ang ating rod, ganyan, lulubog mo lang siya hanggang sa umabot sa dulo or sa ilalim mga boss, no? Hanggang sumalpak siya, ganyan. Pagkasalpak niya or dito na siya, umabot na siya dito sa bottom line, yan, pinakasagad niya sa ilalim, ganyan. Tapos dyan na ang ating reading mga boss. So magre-reading na tayo nito. So ito mga boss, oh, ito ang kanyang depth or haba ng lalim ng ating liner mga boss. So hirap matingnan mga boss, no? So ayan ang sukat niya mga boss. So automatic tayo nito mga boss, magbibilang, di ba? So kung nakita niyo mga boss, lumagpas na siya sa 20 na number or 20 mm. So ngayon pupunta tayo sa guhit na tumapat dito sa 0 sa ating burner scale. So 20, automatic tayo magbibilang mga boss. 21, 22, 23, 24, 25, 26. So ayan mga boss, tumapat siya sa 26, di ba? So ang sagot natin dito mga boss, no, is 26 mm. So maglalagay pa ba tayo ng point? So hindi na mga boss, no, kasi nga tumapat siya or nagtapatan ng dalawang guhit or linya. So hindi lumihis or hindi nag misalign
automatic perfect number. So meron tayong sagot na 26mm para sa sukat nitong ating liner, mga boss, or sukat ng height nitong ating liner. So ganyan lang pagbasa ng ating diff rod or depth gauge. So hopefully may natutunan kayo ng konti dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo is pakiclick ng subscribe button at pakishare na rin, mga boss. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam. God bless. Peace.